1987, noong i-canonize ang kauna-unahang Pilipinong santo na si San Lorenzo Ruiz. Magbalik tanaw tayo sa kasaysayan at alamin ang prosesong susundin sa canonization rites ni Blessed Pedro Calungsod. My report, si Ruth Cabal. For the sake of justice. October 18, 1987, ang madeklara ang unang Pilipinong santo, ang martir na si San Lorenzo Ruiz. Kasabay niyang naideklarang santo ang mga pari ng Dominican Order na sina Dominic Ibáñez de Erquicia ng Spain at James Kyushei Tomonaga ng Japan at ang 13 martir na sumama sa kanila sa Pilipinas noon. Matapos ang 25 taon, sa Linggo, October 21, isa na namang Pilipino ang magiging santo, si Blessed Pedro Calungsod. Makakasabay niya ang anim na iba pang biyato mula sa iba't ibang bansa. Si Blessed Sister Marian Cope at Blessed Catherine Tecaquidan ng New York. Blessed Anna Schaefer ng Germany. Blessed Giovanni Battista Piamarta ng Italy. Blessed Jacques Berthou ng France. At Blessed Carmen Sales Ibarangueras ng Spain. Lahat sila may kapatunayan ng nagawang milagro na requirement para maging santo. Ayon sa simbahang katoliko, isang babaeng muntik nang mamatay dahil sa kakulangan ng oxygen sa utak ang napagaling ni Calungsod noong 2003. May pagbabago naman sa canonization rites na matutunghayan sa Linggo. Kung dati sa kalagitnaan ng misa, ngayon ay mauuna muna ang ritual bago magmisa ang Santo Papa. Magsisimula yun sa pamamagitan ng presentation by the cardinal prefect. Pagkatapos, yung decree of canonization, litany of saints, pagkatapos singing of the gloria. Yun ginagawa lahat yun sa simula ng banal na misa. Pagkatapos ipakilala ang pitong biyato, sasambitin ng Santo Papa ang official formula ng canonization na susundan ng pagdadala ng kanilang mga relics sa altar. Kakanta ng Alleluia ng 3 beses ang koro at saka pinal na idedeklarang santo ni Pope Benedict XVI ang mga biyato. Ruth Cabal, GMA News.